Welcome to my YouTube channel. Ayan, ang gagawin po natin ngayon ay ang request. Sa amin nag-request po rito kay Roger Glenn de la Cruz. Shout out sa iyo, Roger Glenn de la Cruz. Ito na yung gagawin natin na nagre-request ka. At ito ang message mo. Ask lang po paano ma-compute yung bill namin kung wala kaming submitter ng boarding house. Kami po. So, boarding house yan. So, gagawin natin yan. At wala kang masyadong details na ginawa na pinasend sa akin. Pero gagawa tayo ng example. Ito yung walang submitter. So, shout out sa iyo, Roger Glenn de la Cruz. Ito na ang request mo. So, ito yung requirements natin, yung water company statement of account. Example lang ito. So, tinanong ko na siya, tawag dito, sinate ko na siya para makita natin yung magiging present sa previous reading niya. Ayan. Ayan na nakalagay dyan. So, hindi ko pinakita yung pangalan. So, ganito pa example ng water company statement of account. At nandiyan dyan na rin yung period kung kailan ito na monitor. 1 month siya, 03-2020-2022 to 04-2020-2022. So, example siya at ang payment. Ito yung 279.65 pesos. Yan ang kailangan natin. Ayan. Dyan tayo bibase ng computation. Yan, ito example lang ha. Pero binase natin doon sa water company na bill. So, ito, yung computation natin, wala siyang submitter. Wala kang submitter. So, gagawin natin siyang per head. So, ito na yung given natin. Ayan. Period of 03-2022 to 04-2022. Ang present reading natin ay 867. Ito yung ni-read ng water company. At ang previous niya, 853 cubic meter. Ma-minus lang natin yan, yung 14 cubic meter consumption. Tapos yung payment ng 279 pesos, review tayo. Note, wala itong submitter kasi sabi mo boarding house lang. Note 2 natin, using per head computation. Per head computation. So, ito yung una nating computation na ipapakita ko yung water factor. So, kasi mas maganda may kaalaman tayo tungkol sa water factor once na nagkaroon ka na ng submitter. So, ibibase natin dito yung per head. Tapos na. Yeah, review ulit tayo ha. Kasi ito yung request mo, ito yung comment mo, yung request mo sa YouTube natin. Ask lang po paano ma-compute yung bill namin kung wala kami submitter ng boarding house kami. So boarding house siya, i-review natin siya, boarding house. Meron na tayong water company statement of account example. Ayan. So, review tayo. Ito na ang gagawin natin. Ang una natin gagawin ay yung per head. Kasi wala kang submitter. Ito yung first solution natin na ipapakita ko nga uli. Ipapakita ko uli sa inyo yung water factor na dapat natin malaman, especially kung magkakaroon tayo ng submitter. At ito yung magagamit din natin kahit wala siyang submitter. So, shout out sa iyo, Roger Glenn de la Cruz. Gumawa ako ng charts kung paano natin siya kukomputing. So, ito yung owner. Ito yung may-ari ng water meter. Owner. Example natin, 4 na tao lang sila. At ang boarding house, may ginawa kong tenant A, tenant B, tenant C. 3 kayo. Yung tenant, in-specify niya, kayo yung nagbo-board. So, ito lang yung charts natin para maging gabay natin how to compute water meter, owner, and the boarding
tenant kagaya po ninyo. So, ito po ang magiging stage or plan natin kung paano natin siya mag-compute. Remind ko ulit, per head ang gagawin natin. Per head. Yan. Yan yung solve for water factor. May given na tayo ang consumption natin, yung minus natin yung present sa ka-previous reading. Nagkaroon tayo ng 14 cubic meter. Yan, ito yung 14 cubic meter natin. At ang payment natin sa 14 cubic meter is 217.65 pesos. Simple lang gagawin natin. So, specify natin WF is a water factor, 19.975 cubic meter per head. Bakit? Bakit naging 19. Cubic per head? Kasi yung 279.65 dinibay natin ng 14. Ayan. So, nakuha natin water factor. So, yung share ng 14 cubic meter divided by 7, pito kayo, apat yung owner at tatlo kayong boarding renter, yung tenant A, tenant B, so totally pito kayo, may lalabas tayo ng 14 divided by 7 cubic meter per person. So bawat isa sa inyo ay naka-consumption kayo ng 2 cubic meter consumption. Ang share head natin ay water factor times 2 cubic meter is 19.75, ito yung water factor natin, times 2 sa cubic meter is 39.95 pesos. Yan yung per head natin na payment ninyo at ganun din yung per person sa owner. Ayan. Sana maging klaro to sa iyo. Ulit ko yung water factor natin para ma-get natin itong 19.975 cubic meter. Itong 279.65 pesos, i-divide natin ng 14. So, lalabas na 19.975 cubic meter. Yan po ang water factor natin. So, review tayo. Ito na yung second solution natin na medyo madali. Mathematics lang to. So, yung second solution natin, may given na tayo, yung water company payment is 279.65 pesos. Ang owner, apat sila, per person. At ang ka-boarding, kayo na nagbo-boarding, nag-example nga ako ng tatlo, tenant A, tenant B, and tenant C, yung boarding tenant, kayo yun, tatlong person. So, ang solution natin, simple lang, i-divide lang natin yung payment na 217.65 divide 7 person, 7 kayo, 4 na sa owner, 3 yung sa boarding tenant na kayo. Ito yung malabas, 39.95 pesos. The same din yung may water factor tayo. At kung yung conclusion natin, and therefore, yung 217.65 pesos, magbabari siya, equal siya sa 279.65 pesos sa payment. Kung i-multiply ulit natin 39.95 pesos sa 7 person, lalabas din siya na 279.65 pesos. Ito yung simple lang per head na walang submitter. Ayan, simple lang. Naman yung review natin, yung may water factor. So, sana magkaroon ka ng idea. Inuulit ko, naggumawa tayo ng water factor para naman malaman mo na once na dumating yung submitter na ikakabit sa inyo, kung ikakabitan kayo, mas maganda may water factor para makita natin yung computation totally. Hindi lang yung i-per head natin, mas maganda yung may water factor before i-per head natin ang consumption ng bawat isa sa inyo. So, ito siya. So, the same din siya, may 39.95 pesos per head. At may water factor siya. So, importante yan. Importante yan, ginagamit natin sa building yan. Pero, ngayon, per head lang, walang submitter. Review tayo dyan. And ito yung pattern natin, gumawa tayo ng charts, simple charts, how to compute payment
sa boarding house ninyo. Boarding house na kayo ang tenant. So example lang to, tenant A, tenant B, tenant C. So ito ang naging pattern natin how to compute. Unang computation, may water factor, at yung pangalawang computation natin, yung without water factor. So sana nakatulong ito sa'yo sa simpleng computation natin, hindi ka na magkakaroon ng doubt sa owner ng meter, water meter. Maraming salamat sa sa'yo. Shout out, Mr. De La Cruz. Ito ang request mo.